umaga. Kami po ang number 106.7 Energy FM Bangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy! It is now 9:37. Kumusta naman ang buhay-buhay? So far, sa mga nagbebenta dyan, nakarami na ba? Wow! Ha, nakarami na ba ang hikab? Kasi walang bumibili. Ano ka ba? Maaga pa kasi. Mamaya-maya ng konti. Ha? Tiwala lang, puso lang. Alam mo naman, minsan mga Pinoy, gusto ng mamaya na, maaga pa naman. Ganun eh. No? Pero sana kung ngayon medyo matumal, mamaya bumawi naman. No? Bumuhos yung mga bibili sa'yo, no? Kung ano man tinitinda mo. Yung hindi ka na maganda mayaw dyan sa kinalalagyan mo, ha? Good morning sa mga nasa FB Live dyan, ha? Mga nanonood. Sa mga kabubukas na lang ng radyo, ha? Locomotion na, ha? Kasama si Kuya Chico. At good morning sa mga ngayon merong tinatawag na upset stomach. Wow! Oo, yeah. Kasi may nakain na kung ano man, ha. Ako nga iniisip ko, no. Meron akong suspecha. Kasi kahapon, no, bilang merienda, bumili sila Ipe, yung kapatid kong si Ipe. Bumili sila ng kwek-kwek. Halo-halo kwek-kwek tapos fishball na hindi masara. Wow! Hindi ko na kung saan nila binili. Tapos may squid ball din, no? Na okay-okay naman. Pwede na, carry na, no? Tapos kikiam yung usual. Hindi ko alam kung alin doon. Feeling ko yung kwek-kwek. Kasi yun ang medyo delicate, di ba? Pag yun yung medyo napapanis, no? Na mabilis. Feeling ko yun. Eh, wala naman ako iba, eh. Yung suka naman, okay naman. Masarap naman yung suka. So ngayon, no? Yung hindi naman humihilab yung tiyan ko. Hindi ko alam kung nararanasan nyo to, no? Hindi humihilab yung tiyan ko. Pero may pagpunta ako sa banyo, alam nyo na, no? Para mag-download. Wow! Download. Para para mag-upload. Ano ba mas tamang term? Para magtanim. So, bukod doon, ha? You know, I am passing gas. Wow! So shy. Oo, di ba siya may mga pag-utot-utot ka dyan sa gilid. No? At may pagdighay. So may accumulation ng gas sa sa gastrointestinal organs mo. Wow! So ganun, naranasan mo rin ba? Ang weird. Tapos yung, alam mo yung dighay mo na parang medyo may hindi ka aya-ayang something. May ganun eh. Deposit daw, sabi ni Mitchy Contawan. Deposit. It's so social. Anyway, nihintay natin si Lola. Namiss mo ba si Lola? Hindi ko alam kung namiss din tayo nun eh. Happy birthday daw kay Auntie Let, sabi ni Emily Dasig. Oy, happy birthday. Parang dami may birthday ngayon, ha. Oy, batiin ko lang, ha, si Mr. Shane. Ang napakagaling na si Mr. Shane. Only Mr. Shane touches my hair. Wow! Uh-oh. Sabi niya, hello September, sana mag-work na ako. May work ka naman, ha. Saan mo ba gusto mag-work? Hello sa Ate Helen. Kuya, ano to? Ate Helen, Huya at Jinky Kalub. Nakikinig daw sa Area G sa may Dasmariñas. Si Ate Merla, Melanie, Baby, Michelle at June sa Dian, Makati. In fairness, medyo namimiss ko yung lugar na yun dyan sa Dian. Malapit-lapit ako dati dyan. May nirerentahan ako dyan. Siyempre, malapit sa dating stasyon. I
lamang ang dating ko, ano? Actually, medyo. Sakto naman. Kaya, eto na ha. Hindi ko na patatagalin. Ready ka na ba? Eh, ako always ready. Okay, para sa alamat, always ready daw siya, ha? Please welcome Lola Kerr. Pindutin mo lang yan. Yan. Saan? Ayan o. Ayun. Hello. Magandang umaga sa inyo mga apo. Ito na naman. Ang paboritong lola ng bayan. Ako si Lola Kerp. At huwag kalimutan ang letter R. Kapag walang letter R, ay hindi siya cute. Wow! Ano ang tampok nating alamat ngayon? Sa araw na ito, ang kwento ay patungkol sa alamat ng sopas. Wow! Alamat ng sopas. Ay, gusto ko yan. Ano pa pag ano? Umuulan-ulan, ha? Tapos maraming repolyo, no? Carrots. Yan. Okay na ako dun. Sige, alamat ng sopas. Take it away, Lola! Ng panahon doon sa napakalayong lugar ay mayroong isang bata na palagi na lamang siyang binubuska at tampula ng panlalait at tukso ng kanyang mga kaibigan at kaklase. Kawawa naman yung bata. Sino yung bata? Ang pangalan ng batang ari ay si Bolkrag. Sino? Bolkrag. Si Bolkrag. Bagay pangalan pa lang, kawawa. Wow! At dahil siya ay palagi na lamang inaasar ng kanyang mga kaklase, ay tahimik itong batang ito. At hindi pala imik. Nakatungo lamang palagi at walang kasama sa pagkain. Habang ang grupo ni na Creory, Krokotor at Chiclet ay magkakasama, nagtatawanan at sila itong mapang-asar dito kay Bolkrag. Palibhasa ay mahirap lamang itong sila Bolkrag ay pinagkakatuwaan ng mga anak mayayaman na sina Chiclet, Krokotor at Creory. Wow! Isang araw habang nasa paaralan, nagtuturo ang maestrang si Binibining Proke. Ate, sa kalagitnaan ng kanyang pagtuturo ng metaphysics. Wow! Wow.
anong grade ng mga bata? Metaphysics talaga. Oo, grade 2. Napaka-advanced noong unang panahon, metaphysics. Oo, yun ang kanilang paksa noon. Ay, nagtuturo ang maestra na si Binibining Proke nang bigla na lamang siyang napahinto dahil mayroon siyang bisita na nasa labas. Kaya't sabi ng maestra, Sige mga bata, mamaya natin itutuloy ha ang ating paksa. Kumain na muna kayo. Sige na, kumain na muna kayo. Damihan nyo, ha? Tagalan nyo. Parang wala na siyang balak magturo. O tapos? Ate, nagsikain na nga ang mga bata at kanya-kanyang labas ng mga kanilang baon. Nagtatawanan ito si Kriwri, Kurokotor at si Chiclet. At tinatawanan nila ito si Bolcrag. At sabi ni Krokotor, Bolcrag, ilabas mo na yung ano mo, baon mo! Para mong pagtawanan na naman namin, ha! At sabi ni sabi ni Kriwri, Oga, oga! Ano na naman yung baon mo? Ay, hindi na naman masarap yan. Sa akin nga, baon ko, tuyo. Napakasarap nito. Bago luto lang tuyo. Malinam na, mamalutong. Tuyo ang baon. At sabi naman ni Chiclet, Tingnan na lalabas ng baon niya na di nasasarap. Nababaon ko alugbat eh. Sarap-sarap. At hiyang-hiya ito si Bolcrag. Dahan-dahan niyang nilabas ang kanyang baon at halos maluha-luha siyang inalis ang takip at pagkaalis ng takip ng bauna ng sabi ng mga mapang-asar na bata. Ano yan? Ano yung baon mo? At sabi ni Bolcrag, mahirap lang kasi kami. Walang mapabaon ng inay. Kaya ito lang. Chicken cordon bleu. Wow! Wow! Mahirap. Mahirap ba yun? Walang mapabaon? La? Chicken cordon bleu. Hanip. Ang yaman. Ang yaman naman pala. Eh, nung panahon na iyon, ito ay tanda na kayo ay may payak na pamumuhay o di kaya ay talagang naghihirap. Kaya't kinain iyon ni Bolcrag mag-isa. Kinabukasan ay ganun ulit ang nangyari. Nagtuturo ang maestra at mayroon siyang bisita doon at oras na naman ang pagkain ng mga bata at inasar-asar na naman ito si Bolcrag ng tatlong makukulit na sina Kriwri, Kurokotor at Chiclet. At sabi nila, Bolcrag, ano na yun naman ang napapabaon mo na hindi nasasarap? At halos mangiyak-ngiyak na naman ang batang si Bolcrag na inilalabas ang kanyang baon at sabi ni na Kurokotor at Kriwri, ano na naman yung baon mo?
wala ka naman sa baon namin. Tinapang baon ko ngayon. Oo nga, sa akin naman ano. Sa akin, galing pa to sa, ano, 5-star hotel sa Luyot. Wow! Hanep, ha? Sa Luyot, galing pa sa... May hotel noon ang panahon? Mayroon doon nagsimula ito, ta. Hindi nga lamang ito sumikat sapagkat hindi alam ng mga taong bayan kung paano mag-check-in. Ah, okay. Wow! Fairness, ah. O tapos? At pinilit nilang ipalabas ni kay Bolcrag ang kanyang baon at mahiya-hiya na naman ito. At tumutulo ang kanyang luha sa gilid ng kaliwang mata. At pagbukas ay sabi ng mga batang mapang-asal. Ano yan? Ano yung baon mo? Oo nga. Ano yung baon mo? Anong... Hindi nasasarap yan. At ang sabi nito ni Bolcrag. Wala kasing mapabaon yung... Hindi kasi kami mayaman tulad niyo. Kaya, ito lang. Simple lang ang baon ko. Lamb salad with frigola. Wow! Ano? Ano? Ano yung baon niya lang? Lamb salad with frigola. Wow! Hindi ko nga alam yun eh. Ano yun? Parang mga ano yan ah. Sa fine dining yan, di ba? Wow! Eh, nung unang panahon ito eh, tanda ng paghihirap at ganoon halos araw-araw ang nararanasan nito ni Bolcrag. Panlalait sa kanyang mga baon, katulad ng smoked pork jowl with pickles. Eh, minsan naman ang baon niya eh, scallop sashimi with mayor lemon confit. Ano? Hindi ko nga alam. Ano pa? Eh, marami pang mga simpleng baon katulad ng beef wellington. Wow! At talagang... hindi siya nakaiiwas sa mga panunukso. Kaya naman, kapag umuwi ang batang si Bolcrag ay naandun na lamang siya sa may isang sulok, umiiyak at kumakain ng sopas. Ah, okay. Sige. Tama. Maganda yan. At sana'y simula noon pala ay nagkaroon na ng alamat ng sopas. Sana'y naibigan ninyo itong kwento at ang aral dito ay... Ang aral ay huwag mananakit. Tama. Perfect, huh? Eh, hanggang sa susunod na alamat, ako ang paboritong lola ng bayan. Ako si Lola Kerps at huwag kalimutan ang letter R. Pag walang letter R ay hindi siya cute. Paalam na sa inyo mga damo, kumain ng sopa. Bye-bye lang. Di ko na kaya na yun. Sabi, mahirap lang talaga, chicken cordon bleu. Tapos yung nasa 5-star hotel, saluyot lang. Mukhang dinekwat lang daw ata.
Sabi ni Born Match, iba talaga si Lola Kerbs, matindi. Malapit talaga sa katotohanan. Wow! Fairness, para nagutom ako dun sa pinagsasabing mga pagkain. Kung ganun ang pagkain ng pang mahirap, eh, gusto ko na maging mahirap. Wow! Ano daw yun? Wellington? Ano? Beef Wellington? Sabi, hanip sa ulam ah. Ikaw na talaga, Lola Kerps. Pahay sa amin ni Mommy Wing. Hello, Mommy Wing. Kayo ba, nag-uulam ba kayo? Meron ba kayong ganung pagkain? Yung chicken cordon bleu, naiintindihan ko pa eh. Alam ko pa itsura nun, pero yung mga pinagsasabing iba, hindi ko na alam. Sosyal na pala nung araw ang pagkain ang mahihirap. Hindi ko nga rin mag-gets kung bakit. Sabi ni Ken Javier, oo nga Kuya Chico, kami nga nagdidildil lang ng paprika eh. Wow! Hindi asin ang dinidildil. Paprika! Hindi ko nga alam kung ano itsura nun. Sabi ni Joven, bakit ganun mga pagkain? Akala ko di na masisingit sopas. Sabi niya, pwede ba yun eh? Alamat nga ng sopas. Wow! Sabi ni Victoria Gaetano, hello po sa mga lukbanin. Pabati po. Oy, hello sa inyo ha. Anong ulam nyo ngayon? Chicken afritada daw. Si, sabi ni Sapphire, wala eh. Yabang! Wow! Sarap-sarap kaya no, no? Chicken afritada. Ay, kaya lang, hindi masyadong okay yung timpla ng chan ko ngayon. Anong ulam nyo ngayon? Ha? Or anong plano nyong kainin para sa lunch? Hello daw from Mariveles, Bataan, sabi ni John Ray Aller. Good morning. Ano to? Relyenong pusit, sabi ni Ethel Martinez. Uy, masarap yun. Hello daw sa anak niya si Ethan, sabi ni Gian Carlo. Relyenong pusit, yung malaki yan, di ba? Tapos, it's so sharp. Black pepper crab. Social. Uy, masarap yan. Ano ba? Black pepper crab. Kahit naman siguro, ano basta crab, no? Crab. Shrimp. Sabi ni Joram Felicilda, hello daw sa tropa niya sa Singapore. Hindi mo naman sinabi ko sino. Wow! Si Ann Coros from Antipolo City daw, ha? Tayo na sa Antipolo. Gusto ko dyan, syempre, ang kasoy, no? Gusto ko yung malutong. Paano kaya yun, no? Yung iba-iba, eh. May kasoy na parang kahoy na yung... matandang kahoy. Yung malutong, masarap yun. Salted egg crab ang susosyal naman ng mga pagkain. Para pala kayong sibol krag eh. Wow! Fried anchovies with salted egg. Uy, masarap yan ah. Dilis, no? Tsaka itlog na maalat. Steamed tilapia with lemongrass. Fish stew. Honey. Alakas mga Chinese restaurant. Wow! Ano to? Sabi ni Rex Belnas, oh, ulam namin, chili crab. Puro namang crab. Ang yayaman nyo, ha? With energy. Maganda yun. Chili crab with energy. Iba rin, iba rin. From Vancouver, British Columbia, Canada, sabi ni Ken Javier. Good morning sa inyo dyan. Umuwi nga kayo dito sa Pilipinas. Si JJ Santos, ha? Hello daw sa mukha niya dyan sa QC. Paksiw na bisugo ulam namin, sabi ni Raquel.
Ano nga ang bisugo? Ano nga yung bisugo? Bisugo. Isda ba yun? Oo nga, no? Good morning sa mga anlakas magsabi dyan ng ano, ha? Na ang yamin niya. Pero pag nilapitan mo naman ang asim, ano kapaksiw? Masarap daw. Di ba nauuso yan ngayon eh, no? Masarap daw siya. Kay asim-asim. Baka nga paksiw nga siya. Baka. Wow! Chicken steak with vinegar. So siya, ladobong manok, sabi ni Aya. Ah, malaki daw mata nung bisugo. Kulay pula, yung ba yun? Hindi eh. Si Rhea, oh, sinigang na blue marlin tsaka steak. Yaman! Wow! Ginataang tulingan with talong. Ay, masarap yun! I like it. Oh, pagkaganyan yung mga ulam, ah, napaparami ng kanin, no? Tapos yung gata, no? Ay. Sige, maggutuman tayo. Wow. Maganda tong ginagawa natin eh. Sabi ni Mikmik, yung pagkain ni Bolcrag, tunog dinosaur. Ano to? Burid, ano? Burid, ano? Hirap naman basahin, no? Sabi, bitter gourd sautéed in dried tomatoes, onion, and garlic with beaten egg. In short, ginisang ampalaya. Pinahaba mo pa. Sabi ni Mandy Manderico. Oo nga, no, bitter gourd. Ampalaya. Beef bibimbap, kuya, sabi ni Lance. Uy, masarap yun. Ako, hindi ako masyado mahilig sa mga raw, no? Pero yung bibimbap, pinatikim sa akin ni ano, yung kasama ko sa tag, si Chikay. Sabi dito, oh. Naalala ko lang, Kuya Chicks, nung nasa kabila ka pa, yung pakaplog, sabi mo. Oo nga, ano yung pag-umaga yan? Diba? Pandesal, kape, at saka itlog. Wow! Bahala kayo. 10:04 na, hindi nyo naman sinasabi. It's Bati time! Susunod na yan. Kaya walang BBTU, tutok lang dito sa Locomotion. Kasama pa rin si Kuya Chico sa number 106.7 Energy FM. Panggabog mo sabihing radyo, isigaw mo! Number 106.7.